kapwa nagsalubong ang mga kilay ng dalawang lalaki. Kapwa rin sinuyod ng matalim na tingin ang kabuuan ng isa't isa. "Sino ka? Anong ginagawa mo sa apartment ng girlfriend ko?" Marahas na tanong ni Bart. Tila handa itong ibuwal ang lalaking nagbukas ng pinto. Damang-dama naman ni Alvin ang inis sa lalaking ito. Una, dahil mas gwapo at makisig pa pala ito sa malapitan. Pangalawa, kung magsalita ito ay tila private property nito ang dalaga. At ikatlo, naniniwala siyang ito talaga ang nakita niyang may kasamang babae sa loob ng asul na kotse na ngayon ay nakaparada sa labas ng kanilang bakod. Damn the man! At may gana pang mag-isip ng tungkol sa kanya at kay Faye, kayong ito mismo ang gumagawa ng masama. "I'm her housemate." Ipinahalata niya ang disgust sa tinig. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Bart. "Niloloko mo ba ako? Sa pagkakaalam ko, bakla ang housemate niya." Magsasalita na sana siya at magpapaliwanag. Ngunit, sumingit na si Faye sa eksena. Naningkit ang mga mata ng dalaga habang nakatingin sa manlulokong lalaki. Nabigla si Alvin. "Bakit bumangon ka pa? Hindi ba't masama pa ang katawan mo?" Sukat sa narinig ay pinalakihan ng mga mata si Bart. Umigting ang mga bagang nito. "Bumangon? Masakit ang? Ang kapal din naman ang mukha mong bumalik." Anya sa paos ngunit puno ng galit na tinig. "Hindi ba sapat na hindi kita pinagbuksan kanina? Umalis ka na. Hindi ko kailangan ang mga paliwanag mo dahil maliwanag pa sa sikat ng araw na matagal mo na ako niloloko." "Sino siya, babe? Sino ang lalaking yan?" Tukoy nito kay Alvin na matalim pa rin ang titig dito. May kumislap sa isip ng dalaga. "He's my new boyfriend." Pagkarinig niyo yun, ay kaagad umigkas ang kamao ni Bart at tumama sa pisngi ni Alvin. At dahil sa lakas ng pagkakasuntok, ay nawala ng panimbang ang huli at bumagsak sa sahig. "Alvin!" Pinanlakihan ng mga mata si Faye. Hindi niya naisip ang consequence ng ginawa niya. Lumuhod siya upang daluhan ang kanyang housemate. Nang masalat ang dugo sa bibig, ay kaagad bumangon si Alvin at umakmang gagantihan si Bart. Ngunit, yumakap si Faye nito mula sa likuran ng binata upang siya'y pigilan. "Get lost, Bart! Bumalik ka na lang sa babae mo!" Baling niya sa ex-fiance. "At ano, hahayaan kita sa lalaki mo? Hindi lang ako nagtaksil ngayon, Sophia! Ikaw rin at..." Sinuntok ni Bart ang pader sa labas. Hindi nito matanggap na nakuha na ng iba si Faye. At isiping kay tagal nitong sinuyo ang nobya upang pagbigyan lang ito hanggang sa pangakuan ng kasal. Ngunit, iba rin pala ang unang makakaangkin sa dalaga. "Hindi pa tayo tapos, babe!" Nagdurugo ang kamao na umalis ito. Nakahinga ng maluwag si Faye. Ngunit nang balikan ng kasama sa bahay, ay bumadha ang pag-alala at guilt sa kanyang mukha. "Alvin, I'm sorry. Are you okay?" Di naman niya ang pamumula sa pisngi nito. Tumango ang binata at itinulak pa sara ang pinto. "Bakit mo sinabing?" "Para magalit siya. Para malaman niya, kaya ko rin gawin ang ginagawa niya. Pero mali. Isipin niya ang gusto niyang isipin." Kaagad na sabi niya. "Ayoko na siyang makita." At hapong-hapong umupo siya sa couch. Nag-isip si Alvin. Nakatayo pa rin ito sa gawin ng pinto. "Paano kasal niyo? Hindi na matutuloy yon." Nakaramdam ito ng relief. "Ang banda niyo?" Doon natigilan si Faye. Paano nga pala ang banda nila? Eksaktong pagpindot ni Faye ng off sa cellphone,
ay tumunog ang telepono. Katatapos lamang niyang makipag-usap sa kanilang manager. Nakikiusap ito na resolbahin nila ang issue nila ni Bart na baka raw marahil maaari pa silang magkabalikan. Ngunit hindi na yun mangyayari. Wala na siyang nararamdamang pagmamahal para sa nobyo matapos ang ginawa nito. Lalo nang mapag-alaman niyang nobya rin pala niya ang babaeng nakita niya sa kama. Ang maaari lamang niyang gawin ngayon ay ang pakitunguhan ito ng formal. Magpanggap sa harap ng mga tao na tila walang nangyari sa pagitan nila at nananatili silang magkasintahan. Hindi niya gustong madamay sila Jay at Andy sa nangyari sa kanila. Hindi niya hahayaang mawasak ang bandang inalagaan nila sa loob ng ilang taon. Hello, Alvin anak. Kamusta ka na? Kaagad na bati ng tumawag, hindi pa man nakakapag-hello ang dalaga. Sinulyapan niya ang wall clock sa sala at napag-alamang 6:30 na pala. Inakala marahil lang ina ni Alvin na nasa bahay ng anak. Pinagtakhan din niya kung bakit wala pa ang lalaking gayong alas 5:30 pa lamang ay nasa bahay na ito palagi. Wala pa ho si Alvin eh. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaringan niya ng napakagalang na tono ang kanyang sarili. Hindi sumagot ang nasa kabilang linya. Inakala pa nga niya na wala nang kausap. Hello? Paniniyak niya. Sino ka, Iha? May munting excitement siyang nahimigan sa tinig nito. Si Faye naman natigilan. At ano nga ba sasabihin niya? Alam ko na. Bulalas ito bago pa man siya makahuma. Girlfriend ka ng anak ko? Iha? I'm so surprised. Pinanlakan siya ng mata. Mrs. Martinez? Hindi mo na kailangan magpaliwanag, Iha. Naiintindihan ko kung naglilibin na kayo ng anak ko. Iba na ang panahon ngayon at naiintindihan ko. But tell me, Iha, kailan niyo binabalak magpakasal? Nakagat niya ang labi. Next year? Hindi pa siguradong sagot niya. Talaga? Nasisiyang paniniyak nito. Oh, Iha, hindi niyo lang alam kung gaano ako niyo ako pinasaya. Tumatanda na kami ng papa niya at gusto namin magkaapo. Akala ko hindi na kami magkakanobya ang anak ko. Hindi mo pa nasasabi ang pangalan mo, Iha. Faye Laurenti po, and soon to be Mrs. Martinez and my daughter-in-law. Welcome to the family, Iha. Thank you, ho. Tawagin mo akong Mama. Mama? Huwag ka na mag-alanganin sa akin, anak. At siya nga pala, gusto kitang makita. Pupunta kami dyan ng papa niya. Sabihin mo sa magiging asawa mo pagkarating niya, ha? Puno ng anticipation na bilin pa nito. Ha? Pinanlakan siya ng mata. Ah, sige po, Mama, sasabihin ko po. Nagbisito na ang kabilang linya, ngunit hindi pa rin maibaba ni Faye ang telepono. Napangiti si Faye nang marat na nakasama sa bahay na nasa kusina at abala sa pagluluto ng tanghalian. I'm home! Tawag pansin niya si binata. Napasulip si Alvin sa dalagang may bit-bit na mga supot ng groceries. Kagad siya nitong dinaluhan at tinulungan sa pagbubuhat ng mga pinamili. Mahigit isang linggo na nang nakalipas, simula na magbati sila at natutuwa siyang kinakikitaan niya ng sincerity ang dating pasaway na dalaga. Hindi na ito nagkakalat at tumutulong na ito sa kanya. Hindi na ito umiinom at naninigarilyo sa loob ng bahay. Hindi rin ito naging iwan ang pinaghubaran sa banyo. Nakuhugas na rin ito ng pinggan at naglilinis ang bahay. Isa na lang ang hindi pa nito nagkagawa, ang magluto. Nagpahayag naman ito ng kagustuhang matuto. Ang aga mong nagising, yun pala'y mamimili ka? Yup, nag-grocery ako. Aniya at sinilip ang nakasalang sa stove. Beefsteak ang naamoy niya nang pumasok sa bahay. Mukhang masarap ah. Napangiti si Alvin.
Kailan ba ako nagluto ng hindi masarap? Wow, ang yabang. At nagtawanan sila. Pero sige na, inaamin ko namang wala akong talent sa pagluluto. Pero magkakaroon ka dahil tuturuan kita. Kumindat pa ito at muling hinarap ang kanyang niluluto. Really? Ngayon mo ako tuturuan? Excited na tanong niya nang kumalma na ang puso matapos itong maglulundag dahil sa kindat nito. Yes, kung wala kang lakad ngayon, pinatay na nito ang stove matapos matikman ang niluluto. Umiling si Faye. Mamaya pang 5 ang alis ko. Okay. Sang-ayon ang binata at inutusan siyang maupo sa harap ng mesa. Magluluto tayo ng chop suey, my favorite. Naupo rin ito sa tabi niya at humawak ng kutsilyo. Ngumiti ito sa kanya matapos siyang saglit at titigan. Pinigil niya ang mapabuntong hininga sa kasiyahang nadarama. Para siyang teenager na tulala sa kanyang crush. Crush nga lamang ba nadarama niya para dito? Bakit tila nawawala siya sa sarili niya tuwing tinitigan siya nito? Faye, are you okay? Kunot ang tanong nito nang nahinto sa paghihiwa ng gulay. Nagulantang naman siya sa pag-daydream. Ha? Huh? Nangiti naman ito sa reaksyon niya. Kanina pa kita pinaghihiwa ng carrots? Oh, okay. Now, I want you to taste it. Excited na sabi ni Faye, hawak ang sandok at feeling chef. Tapos na ang niluluto nilang chop suey under Alvin's instruction. Bakit ako? Hindi ba pati dapat ikaw? Tanggi nito. As a student, kailangan ikaw muna ang tumikim sa niluluto mo. No, ikaw ang titikim dahil ikaw nagturo. Kapag palpak to, that means palpak ang magturo. Napailing ito. Bahagyan nakataas ang isang sulok ng mga labi nito. All right. Sumandok siya ng sauce at bago pa'n mahipan ng lalaki ay nadikit na agad ang sandok sa kanyang mga labi. Ow! Sambit ito nang hinawakan ang kanyang mga labi. Ang init naman. Nataranta siya sa nangyari. Oh, I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. Binitiwan niya ang sandok at tiningnan ang bahagi na paso sa binata. Ang dating mapulal nitong labi ay lalong namula-malalo dahil sa paso. On instinct, ay di naman ang kanyang mga daliri ang bahaging iyon. Tila napaso ulit si Alvin sa ginawa ni Faye. He held her wrist to put some distance between his lips and her fingers. I'm alright. Mawawala rin ang sakit. Actually, tila nga nawala na ang sakit nito nang damhin niya ang labi ni Alvin. Ngunit, iba naman na sumasakit dito ngayon. Pwede ko ba lagyan ng ointment yan? Puno ng pag-aalang tanong niya. No, I'm okay. Don't feel guilty. Nagawa pa rin itong umiti sa kabila ng pagbibigil na hagka ng dalaga. She was so close, he wanted to ravish her. May kagad na sumirit sa kanyang isip. Ang gumuhit ay ang pilyang ngiti sa mga labi niya. Alam ko na, may alam akong paraan para mawala agad ng sakit niyan. Ano? He wondered. At bago pa nito mahulaan kung anong paraan yun, ay ibinigay na ng dalaga ang first aid nito. Her lips brushed his in a very gentle manner. Alvin, although a bit taken aback, cupped the back of her head and crushed her lips in a suffocating kiss. At natagpuan ni Faye ang sariling gumaganti sa kaparaanan nito ng buong kasabikan. Iniyakap niya ang mga braso sa leeg nito. Mga anak! Kapwa sila natigilan at mabilis bumitiw sa isa't isa. Kapwa rin sila pinanlakihan ng mata nang makita at makumpirma kung sino ang nagsasalita. Mama? Papa? Anong ginagawa niyo rito? Gulat na tanong ni Alvin sa mga magulang na nakabungad sa kusina. Ang mga ito ay para rin natuka ng ahas, ngunit kaagad na nakabawi at humakbang papalapit. Ano pa? E di upang dalawin ka at ang magiging asawa mo? Kumikislap ang mga mata ni Mrs. Amelia Martinez habang nakatingin sa dalaga.
Napilitang umiti si Faye. Hindi pala niya sabi kay Alvin na dadalaw ang mga magulang nito. Wait, I can explain this. Nagugulo ang saad ni Alvin. Inakala nito nag-isip ka agad na kung ano-ano ang mga magulang dahil sa nabungaran nila kanina. Come here, iha. Hindi pinansin ni Mrs. Martinez ang anak. Ang buong atensyon nito ay na kay Faye. Give your soon-to-be mother-in-law a welcome hug. Niligon pa muna niya ang binata na mas lumalim pa ang gatla sa noo sa ginawi ng ina at kinibita ng balikat bago lumapit sa mga soon-to-be bienang hilaw. Oh, iha, I'm so glad to finally meet you. Ako din po. She smiled sweetly at lumapit din siya sa nasa early 60s na lalaki at nagmano ito. Hindi mo ba gustong makita namin ang aming magiging manugang? Aba eh, napakagandang pala niya, ang sabi ni Mr. Armando Martinez. Mama, Papa, nagtangka itong salungatin ang mga magulang, ngunit sumingit sa usapan si Faye. Alvin, tumawag kahapon si Miss Martinez, si Mama. Sinabi ko na ang balak natin eh magpakasal next year. Nakangiti siya. Ngunit ang mga mata ay nang iinis na tila sinasabing, lagot ka ngayon. His eyes widened. At anong sinabi ng babaeng ito? Bakit ba ganyan ang reaksyon mo, Alvin anak? Nag-aalala ka bang baka magalit kami dahil nag-live-in na kayo ni Faye? Tanong ni Miss Martinez na inakbayan at minitian pang dalaga. Don't worry, iho. Nauunawaan namin ang papa mo. Live-in? Gustong isatinig ni Alvin. Nahagib ng tingin niya si Faye na tila nagsasabing, sumay ka na lang, no? Huwag sana kayo mabibigla sa itatanong ko. Pasakali ni Mr. Martinez at saka tumingin sa tiyan ni Faye. May laman na ba yan? Napaubong binata. Wala pa po, Papa. Ani Faye na pinipigilang matawa. Aba eh, bilis-bilisan nyo na at kami naiinip na na magkaroon ng apo. Sag-ad ng matandang lalaki at bumaling sa kanyang anak. Alam mo namang ikaw ang panganay namin kaya inaasahan ng dalawa mong kapatid na ikaw ang unang mag-aasawa. Lumapit si Miss Martinez sa anak at hinagod ng likod. Pinababayaan mo yata ang kalusugan mo, anak. Ano ba nangyayari sa'yo? Okay lang ako, Mama. Masyado lang siguro akong nag-aalala na baka hindi niyo matanggap si Faye bilang asawa ko. Ani Alvin habang matiim na nakatitig sa dalaga. At bakit naman hindi namin matatanggap si Faye? I think she's nice at napakaganda. I'm sure you two will produce beautiful babies. Tugo ng matandang babae habang nangangarap. Napakiti na rin si Alvin habang nakatitig sa natatawang dalaga. Si Faye ba, ika mo ang nagluto nito? Abae, ang sarap! Puri ni Mr. Martinez at saka muling sumubo ng chop suey. Magaling ka sa kusina, iha! Nagkatinginan ang magkatabi at kapwa na pangiti. At si Alvin naman po ang nagluto ng beefsteak, ani Faye habang umunguya. Ang dalawang matanda ay nagkatinginan. Kapwa rin nangingiti. Napakasweet naman talagang dalawang ito. Naghahati ng trabaho sa bahay at pati sa pagluluto. Komento ng ina ni Alvin. Sa sinabing yun ng kanyang ina ay muli nagkatinginan ang magnobyo kuno. At tingnan mo naman ang mata ng dalawang ito. Puno ng pagmamahal sa isa't isa. Ganyan-ganyan tayo noong araw pa lamang bago tayo ikasal, Amelia. Hirit ng matandang lalaki na nakapagpakunot ng noo nilang dalawa. At anong ibig sabihin niyan, Armando? Hindi na ba puno ng pagmamahal ang mga mata mo para sa akin? Ako sana matandang babae. Abay, wala ako sinasabing ganyan, Amelia. Hindi mo man ako makitang puno ng pagmamahal ang mga mata ko? Ito naman ay nasa aking puso at umaapaw ang pag-ibig ko sa'yo. Makatang sagot ng asawa nito. Lahat ay napangiti, lalo na sa Mrs. Martinez na sinikopa ang asawa. Totoo yan ha?
Tunay na tunay, mahal ko. Tumingin si Faye sa katabi. Baby, sana ganyan din tayo kapag maputi ng buhok natin. Tukso niya rito habang nakangiti. Muntik nang mabilaukan si Alvin sa narinig at nagtatanong na ang mga matang tinititigan niya. Sa ilalim ng mesa ay sinasagi niya ang mga paa nito. Ha? Oo. Oo, syempre. Kaagad na sagot nito at matiin siyang tinititigan. Alam mo namang mahal na mahal kita? Mahinang sabi pa nito. No. Sinasabi pala lang puso nito. Now he knew it. Nakakatawang sa ganitong sitwasyon pa niya marirealize ang totoong damdamin niya para kay Faye. I love you more, baby. She whispered while gazing at him. Bahagyan ng unot ang noon ni Alvin. He wondered why her eyes seems to be saying those words too true. Naisip niya, nagpapanggap lang ba sila? He just smiled at her and wished that everything was real. Tingnan mo itong dalawang ito, parang ngayon lamang nagsabihan ng damdamin sa isa't isa. Puna ni Mr. Martinez sa dalawa. Kanyan talaga nag-iibigan, Armando? Nanunuksong pinaglipat-lipat pa ng matandang babae ang tingin sa dalawa. Always feels like the first time. Kapwa sila napangiti ng lihim. Pagka-alis ng dalawang matanda, ay saka siya kinumpronta ni Alvin. Sinabi niya rito kung paano napilitan siyang sumakay na akala ng ina nito ay totoo silang magkasintahan. Bandang huli ay sumang-ayon ito na wala na silang choice sa ngayon kung hindi ipagpatuloy ang kanilang magpapanggap. Hello, Mr. Woman Hater. Mula sa binabasang file ng kanyang pasyente ay nalipat sa dumating ang paningin ni Alvin, si Ivy, ang bago niyang roommate sa cubicle na iniwan ni Dr. Suarez. Kasing edad niya ito at maganda. Nang ipakilala ito ni Mark sa kanya, ay sinamahan pa ito ng panunokso. Ichinismis pa nga siya ni Mark sa kaibigan na babae. Kaya ngayon ay woman hater na ang tawag nito sa kanya. Nakasandig ang mga kamay ng dalaga sa kanyang mesa. Inilapag niya ang folder. Kanina pa niya yun hawak at tinitingnan, ngunit hindi naman binabasa. Ang isip niya ay naglalakbay patungo kung nasaan man ngayon ang kanyang housemate. That woman was a distraction. Anong kailangan mo, Ivy? Sasagot na sana ang babae ngunit tumunog ang cellphone niya. I can wait, nakangiting sabi nito. Hello? He greeted uninterestedly. He wondered who is his caller. At napadiretso siya ng upo nang marinig ang tinig ng kasama sa bahay. Faye? He uttered dreamily, unaware that Ivy's eyes was on him. Guess what? Nagluluto ako ng dinner. Iluluto ko lahat ng recipe sa tinuro mo sa akin. Don't worry, I'm following your instructions strictly, kaya alam kong hindi ako mapapahiya sa'yo. But be home early, ha? Napatingin sa relo si Alvin. It was nearly 5. Sure, I will. Who is she? Curious na tanong ni Ivy nung ibaba niya ang cellphone. She must be someone really special. Yeah, she's my cousin. Kasi naman ngayon. Hanggang kailan ba sila matatapos sa pagpapanggap? Cousin or kasintahan? Come on, Ivy. That was an old joke. And you expect me to believe you? Gayong nagkikislapan ang mga mata mo habang kausap mo siya? Nangunot ang kanyang noo. Ganun ba siya ka-obvious? We're just really close. Think of more convincing alibi, Alvin. Anyway, yayayain ko sana ulit kayo ni Mark na mag-dinner.
Sinabi ko na kay Mark and he agreed. Oh, I'm sorry. Nakapangako ko kay sa pinsan ko na uuwi ako for dinner. She cooked my favorite food. Nakakahiya naman kung Indianin ko. Sigurado magwawala yon. Then, he imagined Faye messing again the kitchen with broken tablewares. She lives in your house? Yes. Umito ito ng makahulugan. Anyway, why don't we have dinner in your house with your cousin? Napatango siya nang wala sa loob. Hi! Masiglang bati ni Faye pagbubukas ng pinto. Only to lose her smile when she saw the woman beside Alvin. Nakangiti ang babae. Who is this woman? Nagalalaman at disappointed ay ibinalik niya ang ngiti. She had plans for the night. She wanted to spend time with Alvin. Alone. Faye? This is Yvette, a fellow doctor. Ivy? My cousin, Faye. Cousin? She did her disenchantment. Pleased to meet you. Nakangiting sabi ng babae habang nakikipagkamay sa kanya. Same here. Faye Laurente? Singit ng kakalalapit lang na si Mark. Titig na titig ito kay Faye. Napapitlag pa siya nang kunin nito ang kamay niya at dalhin sa mga labi. You're my favorite female vocalist. I'm Mark. Lumawak ang kanyang ngiti matapos tapunan ng tingin ang nakakunot noong kasama niya sa bahay. Nakita pa niya kung paano ito matalimas nulyapan ang kamay habang hawak ito ni Mark. Pare, pati mo sinasabing pinsan mo pala siya? Tanong nito kay Alvin, ngunit hindi magawang ialis ang mga mata sa dalaga. Di ka naman nagtatanong. Matabang natugon ito at iginiya ang doktora sa pagpasok. Come in. Yaya niya kay Mark, ngunit nakasunod ang tingin sa dalawa. Nakangiti siya, ngunit nag-aalboroto ang kalooban. Nagtuloy sa kusina si Faye at nagtimpla ng juice sa padabog na paraan. Sira ang diskarte niya. Bakit kasi hindi man lang sinabi ni Alvin na may kasama pala ito? At inaamin niyang maganda ang babaeng yun at malaki pa ang hinaharap. Tuloy, bigla siyang na-insecure at nang yukuin ang dibdib ay bahagya siyang nanlumo. Malaki ka rin naman na. Kabuntong hininga niya, kausap ang sarili, habang hinahalo ang juice sa pichel. But not as big as, what's her name again? Yvette? Muntik na niyang matabik ang pichel sa ginagawang paglingon. Nasa mga mata ni Alvin ang pagkaaliw nang lingunin siya. Don't worry! I don't go for huge boobs. Naningkit ang mga mata niya. And what made you think na dahil sa'yo, kaya nai-insecure ako sa kanya? Hindi iyon ang nasa isip ko. Nangaasar ang ngiti nito. At tila nais niyang pamulahan sa muka sa hayag ang pagtitig nito sa kanyang dibdib. Ipinapaalam ko lang sa'yo na hindi lahat ng lalaki ay naaakit sa ganong size. Tumalikod siya at pinagpatuloy ang pagkahalo ng juice upang hindi makita ng lalaki ang pagkapahiya sa kanya. Bakit nga pala hindi mo sinabing may mga kasama ka? Lumapit isa sa gas range at sinilip mula sa glass lid ang kaldero at ang niluto ng dalaga. They insisted on coming with me. Sinulya pa nito ang mga rekadong nasa mesang hiwaan. Hindi mo pala naiisa lang apritada. Ako na lang magluluto. Dadamihan ko na to para magkasya sa atin. Maras siyang napalingon. You don't trust me, do you? Of course I do. Kaya lang, hindi maaaring hayaan na lamang kitang paguri ang sarili mo. Ganong pwede nang ako naman na magluto. Alam ko rin naman hindi ka sanay sa ganito. Iniinsulto mo ba ako? He rolled his eye impatiently. Hindi. Mag-aaway na naman ba tayo?
Natuon ang mga mata ni Alvin sa babaeng bumuwad sa kusina. Napatingin din si Faye kay Ivy na may makahulugang ngiti sa mga labi. Kay Faye ang lababo, kay Alvin ang banyo. Wala nang namagitang usapan dahil alam na kaagad niya na nakatoka siya sa paghuhugas ng pinggan nang pumasok sa banyo ang binata at magkikis-kis na magkikis-kis siya doon. Doon ito binubuhos ang inis sa dalaga. Sa klase ng pagkiskis ni Faye sa mga plato, kahit siguro pinakamalupit na dumi at amoy ay walang ligtas. She was scrubbing the plates using all her energy. Na tila ba iyon ang mukha ng doktora? Ganon din ang ginagawa niya sa mga sumunod na plato. Ini-imagine naman niyang mukha yun ni Alvin, kaya siguro dumulas mula sa kanyang kamay ang pinggan at nabasag ito. Siyempong lumabas ang binata mula sa banyo. "Hindi ka ba makakapaghugas ng pinggan na wala nababasag?" sabi nito. Dala ng inis, magmula pa ng nakalipas na gabi. She snorted at marahas na napalingon. "Nandyan ka pala, Mr. Perfect. Huwag ka mag-alala, ibibili kita kahit 10 sets ng dinnerware." "No need, bumili na ako. Pinaghandaan ko na kung sakaling maisipan mong magwalang muli at ibuntun sa mga platong galit mo." Pagkasarkastik ang tugon nito. "Ah, ganun naman pala eh. So, bakit ka pa maninermon yan? Pwede ba? Mind your own business." Muli siyang kumuha ng plato at muli rin nabasag nang marinig ang galit na tinig ng binata. "You know what's the problem with you? You, ang galing." Muli siyang humarap. Hawak sa kamay ang isang plato. "Ako pa ngayon na may problema? Gayong nananahimik ako dito? Bakit ka pa nagagalit?" he snapped. "Hindi ako nagagalit," singhal niya. Mabilis itong lumapit sa kanya. "Nagagalit ka ba dahil isinama ko rito ang mga kaibigan ko? What's wrong with that?" "In fact, panay pa nga ang paghahagikikan yun ni Mark na dinig hanggang kusina. I'm warning you, Faye. Mark's already committed. Huwag mong guluhin ang buhay niya." Her eyes widened. "How dare you say that? Anong akala mo sa akin, malandi?" He rolled his eyes impatiently. "For Christ's sake, wala ako sinasabing ganyan. At anong tingin mo sa... what's that doctor's name again?" she snapped. "Yvette." Ganting singhal nito. "At anong tingin mo sa Yvette mo, ha? She's not my Yvette." "She's not your Yvette? Pero nagsusuban kayo ng pagkain?" she said jealously. "At malay ko ba kung anong pinagagawa niya sa kusina kagabi habang nasa kasala kami ni Mark?" She was giggling out loud. "Sa tingin ko pa nga eh, hindi ka tinutulungan sa pagluluto. Kagaya na ipinresenta niya kundi..." She paused. Napangiti si Alvin. "Well, what are we doing?" "Yeah, what are we doing?" she repeated dreamily, habang nakatitig sa nanunukso nitong mga mata. "Are you jealous?" Napalunok siya. "Hahalata ba talaga?" Lumapad ang ngiti nito at hinawakan ang kanyang baba upang pigilan ang kanyang pagyuko. "So you're jealous. Inaamin mo?" Sinalubong niya ang titig nito. "Do I have a choice?" Hinaplos ito ang kanyang muka. "So, nagseselos rin ba? Hindi pa ba halata?" Nagliwanag ang kanyang muka. "Really? Nagseselos ka kay Mark?" He nodded and put his hands on her waist and pulled her closer. Buti na lamang at nahahawakan niya ng maigi ang mga plato na nasa kamay niya pa rin. Then for that moment, they were just staring each other's eyes.
while their bodies are getting closer. Now, my lips are aching. Baka may alam ka namang first aid, udyok ni Alvin habang nakatitig sa mga labi niya. Nagkatawa na po muna sila bago nagtagpo ang mga labi nila. They kissed tenderly and first, deeper and deeper. Hanggang dumulas sa kamay ni Faye ang pinggang hawak niya. Natigilan siya, ngunit hindi bumitaw sa pagkakayakap sa isa't isa. 3 plates in 1 day? But you can break them all, baby. Magsama ka pa ng mga baso at tasa. If that would mean we'll always end up kissing. Amused na bulong nito. So, payag ka na? She asked, smiling. Bahagyang kumunot ang noon ito. Payag na? Na mag-physical examination ka sa akin. Umalingaw-ngaw ang tawa nito sa buong kusina. You naughty girl. Do you really have to leave the house? Nakalabing tanong ni Faye. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Alvin na naglalagay ng mga libro sa kahon. Nagdesisyon itong lumipat ng apartment dahil opisyal na silang magnobyo. 2 linggo na simula nang umamin sila sa damdamin ng isa't isa at sa araw-araw na yon ay parang nasa cloud nine si Faye. Natutulog siya at nagigising ng nakangiti. It is all because of him. Of all the love that she has for Alvin. Yes, and you know why? Ayoko may masabi ang ibang tao tungkol sa atin. Tungkol sa'yo, tugon ni Alvin. Bakit mo ba iniisip ang sasabihin ng ibang tao kung wala naman tayong ginagawang masama? She gave her a teasing smile. Wala pa, dahil hanggang nandito ako, baka hindi ko mapigilan sarili kong gumawa ng masamang-masama. She laughed. Tumabi ito sa kanya. May bala ka sigurong i-rape ako, no? Umingo siya at pinigil ang pagtawa. Yabang mo? Pakunwaring pinapalis niya ang mga kamay niya sa kanyang balikat. Hinuli nito ang kanyang muka at hinarap dito. Ikaw nga dyan ang gustong-gustong magpa-rape eh, di ba? Talaga? Tila proud pang sabi nito. Pero, schedule muna natin ang pang-rape mo sa akin, okay? Lahat yata ng kailangan, nakaschedule eh. He grind. Yeah, in fact, nakaschedule ka ngayon. Saan? She wondered. For this. Then he claimed her mouth and kissed her until she was almost breathless. Her arms went around his head and caressed his hair. You see? He said when he reluctantly broke the kiss. Hell, kailangan ko na talaga lumipat at muli itong tumayo upang layuan siya. She was laughing her head off when he went outside his own room. Napabuntong hininga siya kapag daka. Iginagalang siya nito sa kabila ng paniniwala nitong hindi na siya birhen. She was so touched. Later, she would tell him her secret. Nang bumaba siya, ay natagpuan niya ito sa telepono at may kausap. Palagay niya ay si Robert, ang BF nito, as in best friend. Tawa siya ng tawa na makausap ito at aminin nito ang ginawang kalokohan noon. Bukas na kagad? Linggo? Akala ko ba Lunes pa? Pare, lilipat pa sana ako bukas. Yes, nakapag-file na ako in 1 week leave. Fake and make it. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Gusto niya pero sunod-sunod ang commitments niya. Oo pare, sa mismong araw ng kasal niyo, may show pa rin siya. Tutungo na si Alvin sa Batangas bukas para sa stag party at kasal ng kaibigan nito. Muling napabuntong hininga si Faye. Hindi niya ito makikita ng 1 linggo. Nalungkot agad siya. She would miss him so much.
Tinapik ni Alvin sa balikat ang kaibigang ilang araw na lang ay haharap na sa altar at iiwanan na ang buhay binata. Pare, I'm really happy for you. Congrats! Nakangiting bati niya. Malapad ang ngiting iginanti nito. And I'm happy for you too, pare. Akala ko tatanda ka ng binata. Pero hindi. Ngayon, nararanasan mo nang magmahal muli, no? Anong feeling, pare? Si Faye? Ano kaya ang ginagawa nito sa apartment ngayon? Kanina lang ay kausap niya yun sa telepono, ngunit tila na-miss siya ulit. Noong isang araw nang umalis siya patungo sa Batangas, parang naiiyak pa ito. Para talaga itong bata, kapag stress out siya sa trabaho, ay kinakantahan at sinasayawan siya. Aaminin niyang napakaganda talaga nito. At ng tinig nito, pero mukha itong tanga kung magsasayaw. Alright, cute na mukhang tanga. Nevertheless, she was so amused with her antics, and he would laugh his head off sa mga kalokohan nito. She was really one in a million. Wala pa nakapagpatawa at nakapagpasaya sa kanya ng ganun. Minsan pa nga ay kapwa sila naglulupasay sa sahig sa sala dahil sa kakatawa at nagbabatuhan pa ng chips at ng throw pillows. No littering policy, damn! Magkatulong naman silang nililinis ang bahay pagkatapos. Minsan pa nga na maglilinis ay di sinasadya nabasag nito ang paborito niyang vase. She was teary-eyed while saying sorry when he could pretend to be angry. Kiss mo muna pa ako. May bahid ang galit at seryoso sabi niya habang nakaupo sa couch. Walang nagbago sa reaksyon nito. Teary-eyed pa rin habang nakaluhod sa lapag. Kumilis ito na akmang hahalikan nga ang kanyang paa. Nagulat siya at akmang babawiin ang paa, ngunit mahigpit itong hinawakan nun. And to his honor, kinagat nito ang daliri niya sa paa. Something funny about the topic? Oh, ganyan ka lang pag in love. Nangaasar na untag ni Robert sa naglalakbay niyang isip. Itinigil niya pagtawa. Pare, she's the one. Sinabi rin dati kay Norites noon, di ba? Oops! Tinakpan niya ang bibig. Nangiti na lang siya sa ginawa nito. I was young then. Hindi ko pa alam ang totoong kahulugan ng pag-ibig. Kaya, nakita ko siya ngayon. Pasasalamatan ko pa siya sa ginawa niya sa akin. If not for her, hindi ko makakilala si Faye. Muli itong umiti. Tinagayin nito ang kaibigan. Napilitan siyang uminom dahil naglambing ito. Yun raw ang huli nilang kwentuhan na binata pa ito. Matatapos lang mag-stag party nito noong isang araw. And speaking of the... Tumikim ito. Napangat siya ng tingin. Nakita niya naglalakad papalapit sa kanila si Norites. Tama si Robert. Hindi na nga ito kasing ganda katulad ng dati. Ngunit mukhang maliwanag naman ang aura nito. Mauhulaan niyang masaya ito sa kanyang buhay. Matapos ng paalam ni Robert, ay naupo si Norites sa bangkong kawayang iniwan nito. Ngintian niya ito. Isang sinserong ngiti na tila hindi nito inaasahang kanyang napaamang dito. Wala na siyang nararamdamang hinanakit dito. Kamusta ka na? Sandaling lumarawan ng guhit sa mukha nito at kapag dakay ngumiti na rin. Mabuti, ikaw. Masaya. Natutuwa ako marinig yan, Alvin. Nag-alis ito ng bikig sa lalamunan bago magpatuloy. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong humingi ng tawad sa'yo, kaya samantalahin ko na. I'm sorry, Alvin, for bearing someone else's child. Believe me, nasaktan ako sa ginawa ko. Wala nagbago sa expression niya. It was meant to be, Norites. You're happy with your life you chose, right? At masaya din ako ngayon. Siguro kung natuloy ang kasal natin, hindi tayo maging kasing saya katulad ngayon. Kalimutan mo na yun. Ngumiti ito. Mamasama sa amang mata. Gusto ko lang malaman mo, hindi ko intensyon saktan ka. Sinud ko lang ang puso ko. Napabuntong hininga si Faye nang marinig ang pagkaputol ng linya.
Muli niyang tinawagan ang number ni Alvin gamit ang telepono ng apartment. Bakit ba ang tagal sagutin ng binata ang cellphone nito? Hindi siya nakatawag ng hapon dito dahil nawala sa dressing room ng morning talk show ang kanyang cellphone. Labis siyang nanghihinayang dahil mahal pa naman talaga ang bili niya doon. At pag-uwi niya ay dumating ang daddy niya, nagiya itong lumabas at nagpa-unlock naman siya. Hiniling pa niya na sana ay naroon si Alvin para pagkakasama silang tatlo kasama ang kanyang daddy at ang maipakilala na rin niya ito bilang isang nobyo. Alvin was so sweet. Sinubukan itong makatulong sa pag-aayos ng problema niya tungkol sa kanyang daddy nang hindi niya alam. At ang mas nakagugulat noon ay ang panahon kung kailan sila nag-aaway. Hello? Alvin, how are you, baby? Excited na bungad niya nang marinig na may sumagot sa telepono. Excited na siyang ikwento ang pagkakaayos nila ng kanyang daddy. Nagpapasalamat sana siya dito at sasabihin, mahal na mahal at miss na miss niya ito. Sasabihin sana niya na tila gusto niyang enjoyin ang kanilang mini concert bukas para lang makita ito ang agad. Ah, ikaw ba si Faye? Nangunot ang kanyang noo. Babae ang nakasagot. Yes, sino to? Si Norites, kaibigan ni Alvin. Norites. Iyon ang pangalan ng unang babaeng minahal ni Alvin ayon dito. Bakit hawak nito ang cellphone ng nobyo? Magkasama ba sila? May bahagyang kirot saglit na nanulay sa kanyang dibdib. Ipinilig niya ang ulo at inalis ang hindi mabuting isipin. Nasaan si Alvin? Faye, I'm so sorry pero hindi ka gusto... Pwedeng makausap ngayon? May kabang bumundol sa kanyang dibdib? Ha? Bakit? May nangyari ba kay Alvin? May sakit ba siya? Wala, huwag kang mag-alala at... Saglit itong huminto. Narinig niya ang boses ni Alvin na nakikipag-usap dito. Si Alvin, gusto kong makausap. Please, pakibigay sa kanya ng phone. Faye, I'm so sorry. He's drunk. Pero, pinasasabi niya na huwag ka na daw tumawag. Tila nahirap ito sa kanyang pagsasalita. Ano? She murmured unbelievingly. Itinatago mo ba siya sa akin? Hello? Hello? Ngunit, pinutulan ito ang linya. Hinihingal siya sa kaba nang mapaupo sa couch. Ano na nangyayari? Muli niyang tinawagan ang numero ng binata. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya ito sinasagot. Hello, Alvin! Pulalas niya nang sa wakas may sumagot. Why did you listen to her, Faye? Stop this. You're interrupting us. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Nagkabalikan na kami ni Norites. Bumalikan na rin kay Bart. He would be a fool para ipakita kay Faye ang sakit na dulot na ginagawa niya. At sabihin napanood dito mismo ang panluloko ng dalaga. He would try to save his pride. Kahit iyon na lang. At upang padaliin na rin para sa babae ang pakikipaghiwalay niya. He didn't need and he didn't want to hear again the word sorry. What? Halos hindi lumabas sa bibig niya ang salitang yun. Hagat na nag-init ang sulok ng mga mata niya. I'll hang up. No! Habol niya. Tumutulo na ang kanyang luha. Why, Alvin? Why? Spare me the drama, Faye. Hindi mo kailangan magkunwari. I just want you to leave before I go back to my apartment. Anong sinasabi mo? She asked with trembling lips. But he hung up on her. Pare, untag ng kaibigan sa pananahimik ni Alvin sa isang sulok habang sumisimsim siya ng wine. Ito ang gabi ng reception.
Kanina nang nasa harap ng altar si Robert ay tila sinasaksak ang kanyang dibdib ng tanawin nito. Pare, ba't nandito ka? Sinulyapan niya ang entourage table at naroon ang asawa nito habang nakikipag-usap sa mga katabing sponsors at kumakain. Sinisira mo ang tradisyon. Tumabi ka nga sa asawa mo. Kumain ka ron. Hindi ako makakain, Alvin. Nakakawalang gana kang tingnan dyan sa sulok. Nagmumukmuk ka. Sinasaktan mo sarili mo. Seryosong sagot nito. May pag-alala sa mga mata nakatingin sa kanya. Tumawa siya ng pagak at sa pabirong paraan ay tinulak niya ito upang siya iwan. Pakialam mo, pare. Bumalik ka na doon. Tanga ka ba? O takot ka lang magmukhang tanga? What are you talking about? Tanong niya sa mapanganib na tono. Hinawakan siya sa balikat. Pare, hindi mo dapat ginawa yung ganun. Hindi ka dapat nagpadalos-dalos sa pagdedesisyon. Nagsalubong ang mga kilay niya. Paano nalaman ng kaibigan ang problema niya? Hindi na niya ito ginambala na nakaraang gabi dahil nga kasal naman niya kinabukasan. Sinabi sa akin ni Norites, anito ng mahulaan ang pagtataka niya. Ikiwento mo raw sa kanya ang lahat. Nung una'y nagtaka ako, bakit naman sa lahat ng tao, sa kanya ka pa nag-open up ng problema mo. Pero, lasing na lasing ka raw kagabi. Nagalala siya pero hindi ka na niya napagsabihan. Kaya, kinausap niya ako kaninang umaga. Pare, hindi ka ba nag-iisip? Bakit hindi mo binigyan si Pay ng pagkakataong magpaliwanag ang side niya? Para ano? Para magmukha na naman akong gago? More or less, alam ko na sasabihin niya. Mapait na sabi niya at sinaida naman ang laman ng wine glass. Pero hindi mo ba naisip na maaaring mali ang akala mo? You didn't even give her the benefit of the doubt. Celebrity si Faye at hindi mo maikakaila na bukod sa mga kanta ng banda niya ay inaabangan din ng mga tao ang love team nila na Bart. Hindi mo ba naisip na maaaring nagpapanggap lang si Faye para sa banda niya? Na trabaho lang lahat ng eksenang napalabas sa TV. He snorted scornfully. Huh? Really? Then, she should have told me. Para naman hindi ako mabibigla kung sakaling makita kong girlfriend ko na may kahalikan sa TV. At, pinsan pa daw niya ako. Sinubukan kong hingan siya ng paliwanag pero natutulog na daw, sabi ni Bart. Inalis niya ang kamay nito sa kanyang balikat at sumulyap sa babaeng unang nanakit sa kanya. Nasa di kalayo ang mesa ito at may kandong na bata. Umiwas ito ng tingin ng sulyapan niya. Well, Norton's helped me save my pride. Kunwari eh, nagkabalikan kami. They pretended to be shocked. She's really a celebrity. Man, you suck. Oh yes, I suck big time. Kaya nga nila ako iniiwan. I shouldn't have let myself fall for her. He loved her so damn much. It was killing him. And right now, he wanted to scream his anger and pain away. If only it would help. Pare, kuha lang ako ng wine. Paalam niya, ngunit pinigil siya nito sa paghakbang. Nakausap po si Pei kaninang umaga. Natigilan siya. Hindi na halos maidilat ni Faye ang mga namumugtong mata dahil sa pag-iyak habang itinutupi ang mga damit sa maleta. Ngayon lang niya sa tanang buhay niya nakaramdam ng ganitong katindig sakit that she felt like she would break down anytime. She thought Alvin loved her kahit marami siyang kakulangan. They were happy. Bakit nagkaganon? Kung hindi nito nakitang muli si Norites, hindi siya na nito iiwan. Sana, sumama na lang siya para hindi nagkalapit ang babaeng ito at hindi na-realize na Alvin. Na ito pa rin pala ang kanyang mahal. Hindi siya nagkagano nang mismo masaksihan ang pakikipag-apid ni Bart. Hindi nagdulot ng ganitong kasinhing sakit ang kaalamang pinagpalit siya sa ibang babae. But with Alvin, it hurt so much that she couldn't stop from crying.
kahit ang pag-alo ni Robert sa telepono ay hindi nakatulong. Faye, he saw your interview with Bart. Hindi siya kagad nakapagsalita. Hindi niya akalaing mapapanood yun ni Alvin. She knew he hated watching TV. Mas gusto nitong magbasa. Kaya, hindi na lang niya sinabi rito ang tungkol sa pakiusap ng kanilang manager para sa biglang interview nila ni Bart. Then, they had to pretend that they were still lovers. She had to pretend she loved Bart on TV. Dahil kumakalat na ang totoong kalagayan nila ng binata at kahit ilabag sa kalooban niya ay ginawa niya ang kailangan. Tutal, ay sandali lang naman yun. Wala pa nga 15 minutos. Para yun sa banda. Para yun sa umuusad na karir ng kanilang banda. Dahil hindi siya makasarili. Pero hindi naman totoo yun. We're just pretending in front of the camera dahil yun ang gusto ng mga fans. Believe me, Robert, there's nothing between me and Bart anymore. I love Alvin so much. Humihigpi niyang paliwanag. But you should have told him about it. Dahil alam mo magiging reaksyon niya oras sa mapanood niya yun, diba? I didn't think it was necessary. At isa pa, biglaan yun. Hindi ko rin naasahang hahalikan ako ni Bart. Kinumpronta ko nga siya pagkatapos. Sinamantala niya ang pagkakataong hindi ako makakapalag. But believe me, hindi totoong lahat na sinabi at pinakita ko dun. It was just a show. Tinatawagan ka niya at nawala ang cellphone ko sa dressing room ng studio kanina. When I got home, my dad arrived and we went out. Hindi ko na siya natawagan. Pero pag-uwi ko naman ay... She cried. Hush, Faye, it's okay. Narinig niyang may tumatawag sa pangalan nito at pinagmamadali ito sa pakikipag-usap. Alam niyang araw yun ang kasal ni Robert. I'll talk to him, Faye. I've got to go. Nalaman ko na ang kailangan kong malaman. Don't cry, maayos niya rin to, okay? At pinutol na ito ang linya. Hindi na niya itanong ang tungkol kay Norites. Nakipagbalikan ba talaga ito sa dating nobya? Dahil inakala niyang totoo na panood nito sa TV. Umiling-iling siya at muling pinunasan ang mga pisking basang-basa ng luha. Hindi iyon gagawin ni Alvin. Matalino ito parang padalos-dalos. Marahil ay talagang mahal pa rin niya si Norites, ang babae na gawang pamanhiri ng puso nito sa loob ng maraming taon. How lucky could she get? Sa kabila ng ginawa nito kay Alvin, ay ito pa rin ang mahal ng binata. Ng lalaking mahal na mahal niya. Isinara niya ang zipper ng maleta at pinagmasdan ang kanyang silid. She would miss this room, this house. She would miss him, and she would never forget him. Napasulip siya sa pinto nang makaramdam ang marahas sa pagbukas nun. Si Alvin. Kaagad na nagbawi ang tingin ni Faye at itinuon ang tingin sa maleta. Nandito ka na pala. I'm sorry. Akala ko kasi bukas ka pa darating. But, pinipilit niyang ayusin ang sarili at pinipigilan ang muling pagbagsak ng luha. But don't worry. Aalis na ako ngayong gabi. Pero bago yun, gusto ko sana magpasalamat sa ginawa mong pag-aayos ang problema namin ng dad ko. Thank you. God, I want to tell you I love you, even for the last time. I want to hear from you that you love me, even just for a bit, even for a while. Saan ba ako magsisimula? Narinig ang tanong nito. I never thought I'd fall for someone like you. Puro kalokohan, walang alam sa gawaing bahay, tamad, bulagsak, walang pakialam, mapangasar, toyoin, ni hindi marunong magbalik ng takip ng toothpaste, ni hindi marunong maglock ng pinto sa banyo, parang bata. At nagulat na lang siya nang hawakan siya nito sa balikat at iharap sa kanya. Lumod ito sa paanan ng kama at tumingala sa kanya. And much to her surprise, nakangiti ito.
Ako lang yata ang nagtsatsaga sa mga kalokohan mo. Pinahid ng mga daliri nito. Ang pisngi niya nahilam na sa luha. Hit me, baby. I've been such an asshole. Pinaiyak kita ng ganyan. Lalo pa tuloy siyang naiyak sa sinabi nito. But this time, tears of savage joy came rushing down to her cheeks. Tuluyan siyang napahugulgol at yumakap dito. He hugged her so close. Oh, naiiyak ka ba dahil sinabi kong lahat na kapintasan mo? Gusto mo dagdagan ko pa? Makulit ka. Skandalosa. Ang hilig magbasag ng vase. Hindi nag-iingat. Matakaw pa. Kinurit niya sa tagiliran at napagiti nang marinig ang pag-aray nito. Tama na. Lalo mo na pinaparamdam sa akin na hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Pinitiwan siya nito para tingnan. He gazed at her with love in his eyes. No, baby. Ako ang hindi karapat-dapat sa'yo. In fact, you're one in a million. You make me laugh my head off. You make my temperature rise. You make me feel so young. Hindi ko nga na-imagine sarili ko makikipag-pillow fight at makikipaghabulan paakyat ng hagdan without worrying I'll get fractures when I fall. You taught me how to be carefree and worry-free. My happiest days were with you. She touched his face lovingly. Kaya, kahit kulang pa yung mga sinasabi ko mga kalokohan mo kanina, you know, they will all boil down to one thing. I love all those flaws because I love you. She couldn't help crying again. She was too overwhelmed to speak. When Robert told me the whole story, gusto kong iuntugas ang ulo ko sa pader. Para akong tanga. I thought I was smart. Pinaniwalaan ko agad yung nakita ko sa TV. Siguro, kasi deep within insecure ako. Takot akong mawala ka sa akin. Takot akong ayawan mo ko. My first heartbreak was traumatic. Kaya on instinct, ipinagtanggol ko agad ang pride ko. Kahit yun na lang masagip ko. Because the last time I got hurt, lahat nawala sa akin. And since Norita's were there, ginamit ko siya para masibang pride ko. I'm sorry, baby. You must been crying so much. Namumugto na mga mata mo. Pero, meron na pagtatapat sa'yo. I almost went crazy yesterday when that Bart answered the phone at sinabing natutulog ka. Damn that man! I could have killed him! Kaagad, ang pagbangon ng galit sa dibdib niya. Si Bart ang nakakuha ng cellphone niya. Nawala yun sa dressing room. Pero si Bart pala nagtago. That two-timer conniving stinky asshole? Natawa na naman si Alvin. You always have the way with words, baby. With bad words, to be exact. In addition to my flaws, she teased. Yeah, but as always, I am forced to love it. Nagangat siya ng kilay. You are forced? Alis na nga ako. Umakto siyang hahawakan ng maleta. Ngunit hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Isip bata ka talaga. Pero hindi kita hahayaang umalis. I'm going to detain you here for as long as I want. Natatawang tura nito. Lumabi siya. Eh bakit po? He pinched her nose. Because I won't want to miss the way you brush my hair, the way you clean my nails, the way you bite my nose and toes, the way you pinch my cheeks and kick my face. She giggled as she pinched his cheeks. The way you shower my face with kisses to wake me up each morning and crawl into my bed to seduce me. I never seduce you, tanggi niya. You do unconsciously. Nagpakawala ito ng maikling pagtawa. What do you think does it mean when you hug me sa bed for hours without having sex? Her lips twisted in a teasing smile. You could have told me that you wanted sex, and I would have said yes. You witch! Humalakak ito. Nagtawanan sila. Then, he turned serious at tumiim ng tingin ito sa kanya.
And most especially, I love you the way you accept me and love this boring me. Kahit magkaibang magkaiba tayo. Muli na namang nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. She cupped his face. No, you're not boring. You know what's boring for me? It bores me when I'm not with you. One tear fell and he wiped it off. I love you. I love you so much, baby. I just couldn't imagine myself without you anymore. So please, pag may mangyayaring ulit tulad nito, huwag kang mag-isip ng ganun. Huwag mong iisipin na hindi kita mahal. You gotta talk to me first. Promise me you won't believe anyone other than me. And you won't jump into conclusions again. Opo, naaliw na tugon nito at umupo sa tabi niya. May nakalimutan pa pala ko. Iyakin ka din pala. Then Alvin swiftly held her back of her neck so their lips would meet before she could laugh again. They kissed sinfully. And the next thing they knew, she was on top of him. So, payag ka na? She teased, her eyes staring at his handsome face. Payag na magpa-rape sa akin? Oo ba? Basta pananagutan mong gagawin yung kapangasan sa akin? You have to marry me after this. No problem. Then Faye bit his nose and started laughing again. The next minute, she was raping her willing victim and found out that he was her first victim ever. At dito na po nagtatapos ang love story nila Faye at Alvin. Sana po ay naibigan nyo ang ating love story, Lying in Your Arms, Our Worlds Apart. Sa mga bagong listeners po, please do not forget to like, share, comment, subscribe, and hit the bell icon para po updated kayo sa susunod pa nating mga love stories. Muli po tayong makita-kita sa susunod nating kwentong pag-ibig. Maraming maraming salamat po.